sa ating pong paksa ng ating series ay pinamagatang kong The Dependable Word for a Dangerous World. At ito po ang ikapitong bahagi ng ating pag-aaral. Ito ay halaw sa mga piling talata sa aklat ni Jeremiah. So please turn your Bible right now to the book of Jeremiah chapter 9 verses 23-24. Jeremiah kapitulo 9 talata 23-24. Jeremiah chapter 9 verses 23-24. Kung nakita na po ninyo, babasahin ko siya sa Tagalog, ano? At sundalin niyo sa inyong mga salin at Biblia. Ito po ang salita ng Panginoon. Verse 23. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magpapuri ang marunong sa kanyang karunungan at huwag magpapuri ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan o ang magpapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Verse 24. Kundi ang nagmamapuri ay dito magmamapuri na kanyang nauunawaan at nakikilala ako na ako ang Panginoon na nagsasagawa ng kagandahang loob ng katarungan at ng katuwiran sa daigdig sapagkat ang mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Alam niyo, maraming mga Pilipino ngayon, hindi pa rin kumakamove on sa pagkatalo ng ating kukunan sa China ng nakaraang linggo. Yan yung mapapansin ninyo kung kayo madalas tumitingin sa mga social media tulad ng Facebook. No? Pinag-uusapan pa rin yung pagkatalo natin sa katatapos lamang na Asia FIBA Basketball Championship. Ngayon ang tanong, bakit ba tayo natalo sa China? Eh sabi ng iba, kaya doon tayo natalo sa China dahil sa bad calls ng mga referees. Marami talaga rin namang tawag na mukhang hindi tama ang mga referee. At sabi naman ng iba, kaya doon tayo natalo kasi minanipulate daw yung ng China yung situation. May balibalita kasi na nalate na sunduin yung ating mga kukunan sa kanilang hotel. Kaya pagdating doon sa mismong venue, hindi sila nakapag-warm up ng sapat. Nakapag-warm up na daw ang mga Chinese players, pero sila hindi pa masyado. Well, maaaring may dahilan din yan, pero sa palagay ko, mga kapatid, kung titingnan natin ang mas malapitan, bakit natalo tayo? Eh, alam niyo mga kapatid, wala tayong laban pag isa tangkat ng mga taga-China. They have 7 footers. 4 yung kanilang 7 footers. Pagkatapos yung pinakamalaki nating player, 6'11", si Andre Blatch, hindi pa siya talaga natural na Pilipino, naturalized Pilipino. Siya ay isang African-American. Yung kanilang mga point guard, 6'3", hanggang 6'4", samantala yung point guard natin, ang average 5'8", 5'9". What's my point? Ba't ko binanggit ito? Alam niyo mga kapatid, sa larong basketball, ang pinag-uusapan dito, hindi lang yung galing mo at bilis. Ito po ay laro ng mga tao matatanggan. Bakit? Yung ring na sa taas eh. Buti sana kung ring na sa ibaba. Diba? Kaya kung matangkat ka, may bintahe ka na. This is a game for taller people. Now, alam niyo mga kapatid, sa lahat ng area at sa lahat ng larangan sa buhay sa mundong ito, kung meron kang tangkad, kung meron kang kapangyarihan, kung meron kang pera, kung meron kang impluensya, kung meron kang talino, kung meron kang personalidad, kung meron kang looks, meron kang popularity, may bintahe ka sa mga laban at mga bagay na maaaring pinapasok mong larangan. Ano mong field yan o profession dito sa mundo ito. Moreover, the world, glory and power. The world, glory and strength and in riches of man. Pero alam niyo ba, pagka pumunta tayo sa Bible, kung ang pag-uusapan natin ay ang turo ng Biblia,
Walang pwedeng ipagmalaki sa mga bagay na yan. There is nothing to boast about these things. Ang isang tao pwedeng may angkit siyang, may taglay siyang tangkad at lakas, pero hindi magtatagal yan, hindi na rin niya mapapakinabangan. No? Maaari yung isang tao ay merong malaking tinatangkilik sa buhay o meron siyang pera. Pero alam niyo ba, pwedeng sa isang iglap mawala yan. Pwedeng sipsipin yan ng tinatawag ng inflation. Pwedeng mawala yan sa pamamagitan ng isang scam. Scam ka, naloko ka. O pwede rin mawala yan sa pamamagitan ng tinatawag nating mabigat na karamdaman. At dahil doon, malaki ang gastos mo, nahubos ang iyong pinag-iingat. Ano ba? Intellectual proficiency will soon lose its capacity for new learning. Alam niyo po, habang tumatagal daw ang mga cells ng ating brain na babawasan, kaya napapansin niyo, unti-unti, may mga bagay na nakakalimutan na kayo, nagiging malilimutin na kayo, at hindi na kayang pumasok pa ang mga bagong karunungan dito sa ating mga isip. Kumbaga sa computer, puno na yung memory. Ganyan talaga eh. Kasi lahat ng yan ay lumilipas, mga kapatid. No? Indeed, temporary at its best is not only enduring, but not satisfying. What is the most important thing in all of life? Ano pinakamahalagang bagay sa bundok sa buhay na ito? Minsan, ang binibigyan natin ng pansin, yung mga bagay na mahalaga. Pero hindi yung pinakamahalaga. Diba? Hindi yung pinakamahalaga. Sa mga talata na binasa natin ngayon, dalawang talata lang ito, Jeremiah speaks of the most important, the most valuable, and the most glorious thing in life, which can be a legitimate basis for boasting. Ito lang, ang lehitimong batayan ng pagmamapuri. At ano yun? Yan ang mensahe ngayon po umaga. The only authentic basis for boasting is to be found in understanding and knowing God. The only, let me underscore, on authentic basis for boasting is to be found in understanding and knowing God. Ang tanging batayan lang na ikapagmamapuri ng isang tao ay ang kanyang maunawaan at makilala ang Diyos. Nabilanggit ko na ito sa inyo noong nakaraan, mga kapatid, na si Jeremiah ay nabubuhay sa panahon na ang bayan ng Juda ay dumaranas ng tinatawag na crisis. No? Yung mga tao, ang kumpiyansa nila ay nawala na sa Diyos. No? Maging yung mga religious leaders, hindi na nagbibigay ng warning sa mga tao na magsisi sa kanilang kasalanan. No? Ang Diyos, parurusahan sila, hahatulan sila. Pero ayaw sabihin ng mga tao ito sa ng mga propeta sa kanila, sapagkat hindi naman nila nakikita ang mangyayari na ito talaga. Si Jeremiah, nangaral siya sa mga tao at sinabi niya, magsisi kayo sa inyong kasalanan. Sapagkat kung hindi hahatulan kayo ng Diyos, ipadadala ng Diyos sa inyo ang bansang Babylonia, ang kanyang mga hupo, at sisirahin niya, wawasakin niya, dudurugin niya ang inyong syudad. Pero ayaw magiwala ng mga tao. Alam niyo bakit? Kasi kaya nilang ipagtanggol ang sarili nila. Kaya nila kaalyado nila yung isa pa makapangyarihang bansa noon, Egypto. No? Pero, hindi lang yan yun. Yung mga previous verses, dito sa binasa natin, kasi verse 23 and 24 na binasa natin, Jeremiah described the desolations, no, of Judah. Verse 11, no? Kung ating babasahin lang sandali. Verse 11, gagawin kong buntol ng mga guho ang Jerusalem, isang pundak ng mga asong gubat, sisirahin ko ang lungsod ng Juda nang walang maninirahan doon. And then,
extreme shame and misfortune, verse 18 and 19. Magmadali sila, magsipagulhol para sa atin, upang ating mga mata ay daluyan ng mga luha, ang ating mga talupang mata ay nabasa ng tubig, sapagat ang tinig ng pagtangis ay naririnig mula sa Zion. Tayo wasak na wasak, tayo nalagay sa malaking kahihiyan, sapagat iiwan natin ang lupain, sapagat kanilang babagsak ang ating mga tirahan. Verses 21 to 22, makikita natin dito yung tinatawag na horror of poverty, massacre, na kung saan ang kamatayan ay hindi lang nakita sa lansangan, maging doon sa lugar ng tulugan, sa silid tulugan ng mga tao. Di ba? May kasabihan nga tayo, ang pinaka-safe doon ng lugar ay yung lugar na kung saan doon tayo natutulog. Di ba? Yung pinaka-safe na lugar yung bahay mo. Pero sabi rin, Jeremiah rito, maging yung pinaka-safe na lugar, nandoon, nagkalat ang mga taong bahay. Pero sa gitna ng isang nakapangingilabot na paghatol ng Diyos sa Huda, narinig natin ang mga salita ng pag-asa, isang paalala na hindi tinalikuran ng Diyos ang kanyang bayan. Binigyan niya sila ng pagkakataong mag-isip, magbulay-bulay sa mga bagay na tama. Dalawang bagay po ang gusto kong i-share sa inyo ngayon po umaga. Mula sa talatang 23 at talatang 24. Verse 23, ito po yung point ko. Evading misplaced pursuit. Evading misplaced pursuit. Iwasan yung mga maling pinaglalagakan ng ating tiwala. Pangalawa ba? Embracing majestic proposition. Embracing majestic proposition. Ano sabi sa verse 24? Kundi ang magmamuri ay magmamuri ng ganito na nauunawaan niya at nakikilala niya ang Panginoon. Kung mayroong isang napakahalagang utos, panukala dito, ay makilala daw ng isang tao ang Panginoon. Now, dito natin ito lang mabilis, no, mga kapatid. Andiyan pa ba kayo? Hindi ba kayo inaanto? Ha? Okay. Kasi ako, tinitingnan ko yung mga natutulog pag Linggo eh. Hindi ko makikita ngayon eh. Huh? Kasi parang madidilim eh, no? Hindi ko kayo nakikita, pero nakikita ngayon. Okay. Now, evading misplaced for pursuit, verse 23. Alam nyo, people for many years continue to put their faith on the wrong places. Halimbawa, ito mga taga-Huda. Ang tingin nila, dahil ang templo ay nasa kanilang kalagitnaan, ang pabor ng Diyos ay nasa kanila pa. Ginagawa naman nila yung mga sacrificial system, intact naman yun. So iniisip nila, nalulugod nila ang Diyos. Pero ang totoo, yung ginagawa nila ang ritual, wala na sa puso nila. Wala nang buhay doon sa mga ginagawa nila. Hindi na nila ginagawa yun dahil gusto nilang luwalhatiin ng Diyos, kundi gusto nilang matapos yung kanilang obligasyon. Ginagawa nila dahil bahagi yun ang kanilang nakagawian, hindi dahil eto ang tama at kalugod-lugod sa kanya. No? At dito, in-expose ni Jeremiah yung real object ng kanilang pursuit and confidence. At palagay ko mga kapatid, ito ang mga in-expose ni Jeremiah rito. Ito rin minsan yung pinaglalagakan ng ating mga kumpiyansa. Ito rin minsan yung ating mga pursuit sa buhay. Ano yun? Tatlong bagay yung binanggit ko. Unang-una, worldly wisdom. Di ba? And sabi niya lang sa talatang 23, huwag magmapuri ang marunong sa kanyang karunungan. Alam niyo ang karunungan, yung intelligence. Gift ng Panginoon yan eh. Hindi ba? Kung tayo lumalago sa kaalaman, mabuti yan. Pero kapag ikaw ay nagyayabang sa iyong karunungan, hindi ka lugod-lugod sa Diyos yan. Hindi natin dapat ipagmayabang ang ating mga kaalaman. Hindi natin dapat ipagmayabang ang ating mga mental ability. Sa totoo lang, hindi naman yung magtatagal, mawawala rin yan. Kung meron pong isang tao, sa maraming tao na alam ko na magagaling sa larangan ng memorya, isa na dyan yung tatay ko. My father is one of the person I know who possess good memory. Siyempre, bulag siya eh.
At kilala siya ng mga tao ito eh. No? Pero mula na ng pagkabata ako, nasubaybayan mo na ang husay ng kanyang memorya. Ang totoo, kahit na matagal niya ng isang beses niya nang marinig yung boses ng isang tao, at pagkatapos taon na uli na magka-marinig niya ulit, marirecognize niya ulit kung sino yun. Ganon kahusay siya. Ganon siya kahusay makipag-usap sa mga tao. Medyo nagugulat ako dahil yung tatay ko ay bulag. Pero nakakipag-usap sa mga senador, nakikipag-usap sa mga congressman, nakikipag-usap sa mga tao, mga kilala sa lipunan. Oo, ganon yung nakipag-usap. Pero sa hindi namin malamang dahilan, biglang-biglang bumagsak ang kanyang memorya. Halos hindi niya maalala kung ano ba. Sa loob lamang ng mabilis na panahon, at the age of 69, namatay siya. Anong gusto ko sabihin, mga kapatid? We ought not to trust in our own mental ability, for it will not save us from God's judgment. Another thing, worldly weight. Now, I use the word weight for the sake of alliteration. Pero ginamit dito might, or strength, or power. Alam niyo, ang mga taga-Huda, kumpiyansa sila na hindi sila malulupig ng bagong ibang bansa dahil kaalyado nila ang iihirap pa ng panahon na yun. At meron silang malakas na army. Kita mo nga si King Josiah, pinalakas niya yung kanyang army, nakipaglaban siya sa Egypt. Ganun, talo siya nung namatay siya sa laban eh. Di ba? O ngayon, dahil natalo siya, di kaalyado na nila yung Egypto. So malakas sila. Alam mo, may mga tao na masyado rin tiwala sa kanyang lakas. Yung gamit po ng salita rito na strength or power, ang sense po nito sa Hebrew ay not only physical strength, kundi military strength. Lakas ng isang bansa sa larangang militar. Pero nais kong sabihin, mga kapatid, the truth of the matter is human strength or even military power will not last forever. Imagine the Roman Empire. The Roman Empire during those days is considered to be the eternal city. Eternal daw ito. Bakit? Alam niyo ba? Na yung Roman Empire founded in 753 BC. Pero sabi ng maraming mga modern historians, 625 BC nagsimula yan. Pero naging world power yan mga 32 BC. Nagsimula yan kaya Julius Caesar, Augustus Caesar. At kung pag-aaralan niyo yung history ng Roman Empire, napakadami nilang mga triumph in terms of war. Malakas sila eh. Ang laki ng nasasakupan nila. No? At halos buong mundo sakop nila nung panahon na yun. Nung nandun ako sa England, no? Sabi sa akin ng father ni Matt, Pastor, sabi niya, hindi pala rin natawag na sa George. Kaya na pastor na tawag. George, pag may nakita ang street na nakalsada rito sa England, ibig sabihin Roman road yan. At makarating ko sa mga lugar na kung saan may mga remains pa yung mga Romans. Ang buong Europa halos nasakop nila, yung mga hindi lang nila napuntahan, yung mga balabong duke, dahil medyo nahirapan siguro sila doon. Pero halos lahat, malaking bahagi ng Africa, Asia, Europe, nasakop ng mga Romans. At parang wala nang sino kung pwede magpatumba sa mga sa Roman Empire until 410 AD. Nilusog ng mga barbarian, mga gringong barbaro, yung siyudad ng Roma. No, niransak sila. At noong 476 BC, finally, nag-collapse ang Rome nung i-conquer yan ng mga tribong barbaro na katawagin ay Visigoths. Now think of the most powerful nation in the world. Halimbawa, British Empire. British Empire was known as the empire that sun never sets. Nasabi yan, yung British Empire daw, hindi daw nilulubugan ng araw. Bakit? Sa laki at lawak ng kanyang mga nasasakupan, kung lulubog man ang araw sa isang lugar, sa ibang bahagi na kanyang nasasakupan, nakatiri pa ang araw. No? Ganon kalaki. Noong 1921, about a quarter of the Earth's total land area was covered by the British. Imagine mo yun, a quarter of the total land area covered, hawak ng mga British noong 1921.
Pero ngayon, ano nangyari sa Great Britain? Great Britain ko ba sila? Binubuo na lang sila ng tatlo kalahating bansa. Ang England, ang Scotland, ang Wales, at ang Northern Ireland. Eh, muntik pa mawala yung Scotland last year, diba? Nagbotohan sila. Buti na nalo. Kundi, bawas na sila, pabawas na ng pabawas. The point is, gaano man kalaki ang isang bansa, kahit yung mga Amerika, China, they will soon be done away. And 1 Corinthians 15:24, let me read that to you in Tagalog. Pagkatapos ay darating ang wakas. Oh, wakas na, sabi. Kapag ibinigay ang kaharian ng Diyos sa Ama, pagkatapos na lipulin niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Walang kapamahalaan at kapangyarihan na hindi susuko sa kapangyarihan ng Panginoong Kristo sa huli. And not only that, not only worldly wisdom, worldly weight, or might, or strength, or power, worldly wealth. Sabi rito, huwag marunong ang mayaman sa kanyang kayamanan. May nagsabi ng ganito, dalawa daw ang problema ng isang tao na nagtitiwala sa kanyang pera at sa kanyang kayamanan. Ang unang problema niya, they may leave us while we live. Pwede tayong iwanan ng pera, buhay pa tayo. Di ba? Kasi pwede kang magkasakit, nagubos yung pera mo. Pwede kang niloko, nagubos yung pera mo. Na-scam ka. Okay, pwede rin naman. Nagkakabiktima ka ng tinatawag na inflation. Bumagsak. Or, this is another problem. We must leave them when we die. O, nandiyan yung pera mo, pero iwan mo eh. According to Proverbs 11:4, riches do not profit in the day of wrath. Ang kayamanan ay hindi mapakikinabangan sa araw ng kapuotan. Alam niyo ba mga kapatid? Di ba napapanood nyo ngayon? Thousands of refugees mula sa Syria. Diba? Nagpupumahog, gumalis sa kanilang bansa, sumasakay ng tren, sumasakay ng barko, lilayan mo yung dagat Mediteraneo, makarating man doon. Saan? Sa Europe. At alam niyo ba, karamihan daw sa mga tao yan, mayaman. Karamihan sa kanila, may negosyo. Karamihan sa kanila, may magandang trabaho. But, riches do not profit in the day of wrath. Mga kaibigan at mga kapatid, worldly wisdom, strength, and riches can never be a basis for eternal happiness. Eh ngayon, ano ang dapat nating yakapin? Verse 24, ito yung pag-asa. Kundi, sabi niya, ang magmamuri ay dito magmamuri na kanyang nauunawaan at nakikilala ako na ako ang Panginoon na nagsasagawa ng kagandahan loob, ng katarungan at ng katuwiran sa daigdig. Ang Diyos lang ang pwede nating asahan. Only in God alone can we depend on. And the most important thing in life is the knowledge of God. Eh, ano man ang kalagayan mo ngayon, maaaring mahirap ka lang. Maaaring hindi ka naman kilala sa lipunan. Maaaring hindi naman mataas ang pinag-aralan mo. Maraming may pagpapalaking itsura. Pero kung nagtataklay ka ng totoong pagkaunawa sa Diyos, at kilala mo siya, lahat sa iyo ang lahat ng dahilan para magbaboy. And no matter kung ikaw man ay isang henyo, talentado, ikaw ay kakaman ng mga malalaking kita, meron kang magandang pamilya, mahusay naman ang iyong mga anak at ang iyong asawa, meron mahusay na trabaho, kaya mong ipaliwanag ang tinatawag na komplikadong batas ng siyensya, ng laws of thermodynamics, ng gravity, at ng marami pang iba na marami pang usapin sa usapin ng physics. Pero hindi mo kilala ang Diyos. Ikaw ay mahina. Ikaw ay mamang. Ikaw ay maralit.
wala kang dapat ipagmalaki sa mundo ito. Sabagat nasa langit ka, patuloy. So what does it mean to understand and know God? Ano ibig sabihin na maunawaan natin at makilala natin ang Diyos? Dalawang bagay po. Una-una, ang ibig sabihin na may simple lang. Personal relationship with God. Personal relationship with God. Now, pag sinabi natin personal relationship with God, hindi ibig po sabihin isang tao na maraming alam patungkol sa Diyos. Ang pagkakilala sa Diyos ay hindi ibig sabihin ay having a great deal of information about God. Marami kang alam patungkol sa Diyos. Eh, alam niyo kung ang ibig sabihin ng pagkakilala sa Diyos ay pagkakaroon ng maraming alam patungkol sa Diyos, eh, wala tayong panama sa Diablo. Wala tayong panama sa mga demonyo. Sa mga kikita, mas marami silang alam kasi sa atin patungkol sa Diyos. Sabi ng Santiago 2:19, naniniwala ka pa na mayroong isang Diyos? Mabuti yan. Maging ang mga demonyo man, naniniwala rin, nanginginig pa nga eh. Knowing God does not only mean understanding theology or ability to explain the doctrine of Trinity, the deity of Christ, the incarnation and passion and resurrection of Christ, o siguro proficient sa tinatawag na reformed theology, no? Bihasa ka sa pagpapaliwanag ng tinatawag na the five solas of Reformation. Sola Russia, sola fide, sola Solus Christus. Sola Scriptura. Sola Deo Gloria. Ano mo ba yun? Kaya mo ipaliwanag yun? Hindi yun mga kapatid. Gusto ko sabihin sa iyo, knowing about God is not the same as knowing God. Ang pagkakilala, pagkaalam ng mga bagay patungkol sa Diyos ay hindi na nangahulugan na kilala mo ang Diyos. Ang ganito yan. Alam niyo, pwede akong magsabi ng ganito. Marami akong alam patungkol kay Presidente ngayon na yakin. Alam ko ang family background niya. Alam ko yung mga gusto at hindi niya gusto, yung ilan. Alam ko yung pananaw niya sa tinatawag na foreign policy. Alam ko yung mga pananaw niya sa politics. No? Alam ko yung educational attainment niya. Sino yung ilan sa mga naging teacher niya sa Ateneo. Alam ko yung simula ng kanyang career bilang isang politiko bago siya naging pangulo. Kilala ko rin. At alam ko rin yung mga babae na nag-name sa kanya. No? At saka yung mga babae na naging girlfriend niya na hindi naman niya nakatuloyan din. Eh, saan ko ba nakita ang lalaban ng mga impormasyon na yan? Nabasa ko. Nabanood ko sa TV. Pero hindi minsan, hindi ko rin nagtatagpo ni Presidente. Hindi ko nga siya nakamayan. Ni hindi nga niya kilala pangalan ko. Ni hindi nga niya alam na yung George Gumop-as pala yung umiiirang sa mundo ito. What's my point? Pwede ko, maraming alam ko tungkol sa isang tao, pero wala relasyon sa kanya. Hindi ba mga kapatid? Pwede nga maraming alam sa Diyos pero wala kang kaugnayan sa Kanya. Knowing God means ano? Pagkakaroon ng tinatawag na relasyon sa Kanya. Hindi lang relasyon. The experiential relationship with God. Ibig sabihin, knowing God means having God as your Father. Ang Diyos ay ang iyong Ama. Ikaw ay kinukup sa kanyang pamilya. Ikaw ay nakaranas ng pagpapalang ng kapatawaran sa kasalanan. Ikaw ay mayroong nagtataglay ng buhay na walang hanggan. Ikaw ay namumuhay sa kabanalan. At lahat ng yan ay nasa iyo at dahil kay Kristo at dahil sa pagkilos ng Espiritu Santo. Let me read to you Galatians chapter 4. Galacia, Kapitulo 4, Talatang 4 hanggang 7. Galacia, Kapitulo 4, Talatang 4 hanggang 7. Ito ang sabi ni Apostol Pablo. Galacia, Galatians 4:7. Subalit, nang dumating ang ganap na kapanahonan, sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae, ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkukubi ng mga anak.
at sapagkat kayo mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Abba, Ama. Kaya hindi ka na alipin, kundi anak at kung anak ay nagkapagmana. Ikaw ba na kayo Kristo na ngayon? Meron ka bang personal na relasyon sa kanya? Kilala mo ba siya bilang personal mong tagapagligtas at Panginoon? John 17:3, ito sabi, and this is eternal life, sabi ni Jesus Christ, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Hindi ko tinatanong kung gano'ng ka nakatagal tumatay sa church ito. Hindi ko tinatanong kung ikaw ay matagal nang miyembro rin ng iglesia ito. Ang tanong ko may personal na ng iglesia ng Jesus. Kung wala, kung lito ka pa, kung di yung matala, hanapin mo siya. Lumapit ka sa kanya. Ipagkatiwala mo ang puso mo sa kanya. Yakapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Sabi niya, kasi kung lumanap sa amin, kailan may ibigin. Pero not only personal relationship with God. Knowing and understanding God means personal recognition of the character of God. Now, alam nyo, binanggit dito yung, hindi ko na siguro didetalye. Pero sa verse 3, makikita natin yung three fading glories. Diba? Ano yan? Wisdom, strength, riches. Verse 24, unfading glories. Ano yung sabi nito? Sa Panginoon ng Panginoon, na sinabi niya, love of God. Ano pa? Justice of God. Righteousness of God. Dapat daw, nakikilala natin ang Diyos sa kanyang kapangyarihan. Ang paano natin makikilala ang Diyos? Espiritu siya. Tayo nasa laman. Sa Bible po, sa tuwing sinasabing, dapat makilala mo ang Diyos, dapat makilala mo yung katangian ng Diyos. Yun ang ibig sabihin nyo. Parang ganito yun. Alam niyo, yung mga anak ko, nung maliliit pa silang bata, no? Kilala naman nila ako eh, bilang tatay. No? Excited niya sila, magdarating ako sa bahay. Sumasalubong pa yan, eh, hindi na. No? Kahit pa sa mall kami, kahit ang daming tao, alam niya, nare-recognize na yung tsura ko. Kahit nakakalikot, hindi naman. Pero, maraming bagay na hindi alam ang mga anak sa akin. Kailangan nila ako bilang tatay. Hindi nila alam ang background ko, hindi nila alam kung paano ko nilipakilala ng mama nila, hindi nila alam kung ano yung mga hobbies na gusto ka na yung mga sports sa paborito ko, hindi nila alam yung kung ano ang pinakaralan ko, ano yung kurso ko, kung ano man. Marami silang hindi alam sa pagkatao ko. Alam na nila, tatay nila ako. Pero habang tumatagal, marami na sila nakikita at nakikilala pa ako sa amin. At dahil doon, lalong nade-develop ang kami ng kumpiyansa na ako ang tatay nila. Mga kapatid, ang pagkakilala sa Diyos ay progressive. Dapat nakikilala natin siya, hindi lang bilang tagapagligtas sa Panginoon, kundi nakikilala natin ang kanyang katangian, kung sino siya, at habang nakikilala natin siya, lalong tumitibay ang tiwala natin sa kanya, lalong tumatatag ang pananampalataya natin sa kanya, at lalong natin siyang gusto ng paglingkuran at ibigay ang ating buhay para sa kanya. So, ang ibig sabihin, isang tao na madaling manghina, magpapay-pay, madaling mag-backslide, madaling lumayo, isang tao hindi lumalabas sa pagkakilala niya sa Panginoon. Paano pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili? Sabi niya rito, ang ginamit na salita rito, ay, sa talagang dalawang kutama, steadfast love. Isang pag-ibig na, ang sabi rito ay steadfast. Alam niyo, sabi ng Hebreo, gamit ang hesed. Yung salitang hesed, ibig sabihin ay covenant love. Ito ay isang tipan ng pag-ibig niya sa kanyang mga tao. Kung ikaw ay anak ng Diyos, meron siyang sinumpaan sa kanyang sarili na mamahalin kanya at handa nang ipakita ang kanyang awa sa iyo at biyaya sa panahon ng iyong pangangailangan. Hindi lang yun. Isang Diyos ang sabi ay meron katangungan. Sure justice of God. Ang ibig sabihin ng justice of God, God
sure evaluation to a situation which produces right action. Di ba lahat tayo naglulong tayo ng tinatawag na justice? Maraming mga tao sumisigaw ng katarungan, hindi nila makakamit. Sapagkat yung mga nagbibigay at supposed to be ay nagbibigay ng katarungan na mabayaran. Yung iba naman nagbibigay ng katarungan, kulang sila sa ebidensya, hindi nila malaman kung paano nila ibigay ng tama ang katarungan yung hihingi. Pero kailan man hindi pwedeng i-deprive ng Panginoon ng katarungan para sa atin. Kung mayroong umaapi sa'yo, dahil sa pananampalataya mo, naninira sa'yo, huwag ka mag-alala. Ipagtatanggol ka ng Panginoon. Sabi nga niya, diba, Romans chapter 12, huwag ka mag-iganti, vengeance is mine, says the Lord. Pinag-alala namin yung pag-alala. Bakit kaya sabi ng Panginoon, vengeance is mine? Ba't ayaw niya ng Panginoon na tayo gumanti doon sa mga tao nakakasakit sa atin? Bakit? Alam niyo ba kapag gumanti tayo, minsan kulang tayo sa pinatawag na justice at purity. Yung pagganti natin, minsan galit ang dahilan. Minsan inis ang dahilan. Minsan yung pagganti natin, ay minsan gusto natin gantihan ang higit pa doon sa nagawa niya. Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos pag gumanti, tama, matuwid, dalisay. Tayo hindi, kaya hindi niya pinagkakatiwala sa atin ang pag-iganti ng kapatid. Tama. Vengeance is mine, says the Lord. Eh, magtatanggol kita! Hindi ka nakatatanggap ng mustisya ngayon? Nililinlang ka ng ibang tao? Dinadaya ka? Hindi bumakoy ang mustisya na gusto mo? Bahala ang Panginoon sa'yo! Pangalawa, pangalawa, supreme righteousness. What is righteousness? Inner disposition of integrity demonstrates in perfect conformity to God's will. Ang Diyos ay matuwid. Walang ang bahay ng kasalanan. Ano man ang kanyang iisipin at gagawin, ito'y katuwiran at umaayon sa kanyang mabuting kalooban. At ganyan dapat natin i-emulate ang Diyos. Bakit? Kaya ko masalitan sa oras dito. Alam ko hindi na kaya. Pero, hindi ko na. Pero sana, dahil tayo makamon sa Diyos mo ito na ipinakikinahan sa atin. Ito ang Diyos na kilala ko eh. Huh? Ito ang Diyos na kilala ng iba sa inyo. Pero ito yung Diyos na maaaring hindi pa nakikilala ng iba na dapat makilala ng iba yung Panginoon. Alam niyo, marami tayong gusto makilala ng tao eh. Pero ako, habang nadadagdagan ang edad ko sa buhay Kristiyano, na-realize ko na hindi pala ako pwede magtiwala ng Diyos sa mga. Mali-disappoint ng Diyos. Na-realize ko rin na hindi pala ako dapat magtiwala ng Diyos sa sarili ko. Napapag-frustrate lang ako. Ito nga talaga sinasabi, my greatest frustration in life is myself. Ako. Pero yung maintindihan natin at makilala natin ang Diyos, hindi lang ito ang pinakamataas na antas ng mithiin, kundi ito ang pinakamataas na antas ng pagpapala na mararanasan ng isang tao. This is the most important thing in life. Ang Diyos bilang sentro ng buhay natin, ang siyang tamang daan upang makamit natin yung tinatawag sa English na perfect fulfillment, perfect achievement, and perfect contentment in life. Remember this prayer. If you know God, and if you understand God, according to the scripture, if you know God and understand God, and He is the center of your life, whatever happened to you, He will never disappoint you. In kindness. Darating ang iba't ibang bigali. Darating ang iba't ibang problema. Madidisappoint ka sa asawa mo. Madidisappoint ka sa anak mo. Madidisappoint ka sa tatay mo. Madidisappoint ka sa mga tao sa paligid mo. Madidisappoint ka kay pastor. Pero hindi ka madidisappoint sa Diyos. Kung siya nasa iyo mo. Ito ang Diyos ang ibig. Ito ang Diyos ang ilalangin natin. Unawain natin at palaguin natin.
ang magiging relasyon sa atin. Kung di ka pa Kristiyano, iyan ang Diyos. Kailangan kong nabihin. Sa daan,